Good morning everyone! So welcome to our nataing lesson. Ang aaralin natin ngayon ay tinatawag na Carrick Bend. Saan nga ba ginagamit ang Carrick Bend? So ginagamit ito bilang decorative or para pagdugtungin ang mga malalaking ropes. So paano ginagawa? Kailangan ng dalawang ropes. Ito yun, kailangan dalawa. So let's start. So nauna, gawa ka ng isda or gawa ka ng tinatawag na overhand loop. So yung overhand loop, lagay mo muna dyan. So kunyari, yung overhand loop na yan, sipin mo na lang yan na yan ay isda. Yan ay isang isda. Ngayon, yung overhand loop na yan ay isang isda. So kukunin mo na ngayon yung pangalawang tali. Next. Isipin mo yung overhand loop na yan o yung isda na yan, nilagyan mo sa ilalim. So meron siya sa ilalim. Lagyan mo sa ilalim, yun na yung pangalawang rope. So ang gagawin mo lang, so paglagay mo dyan sa ilalim, ikutin mo lang yung running end or working end ng tali. Ikot. Now, paano ang ikot? Alternate lang. Ang alternate ay una, patong. So dito, dito papatong. Pagkapatong, ilalim ka. So ilalim. Patong, ilalim. Next. Patong uli. Pagkapatong, so alternate uli. Ilalim na naman sunod. Suhot dito. Suhot. O, ulit. Mula dito, so mula dito patong, ilalim. Ilalim. Next, patong. Patong ka dito. Then, ilalim. So, ilalim. Ilalim, patong dito. Then, hilahin mo na dahan-dahan. Ayan, taran! May ito ang ating tinatawag na Carrick Bend. Diba, para siyang net. Para ginagamit daw ito para sa paggawa ng climbing net. Ito, ganyan, decorative. Ngayon, pwede mo siyang hilahin. So kung gusto mong hilahin, pwede din. So hilahin mo ng todo, pwede din. So ganyan ang mangyayari sa kanya. Tara! Carrick Bend!